sa ilalim sa isang buwan na libreng livelihood programs at trainings ng Caraga Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF ELCAC ang piling residente sa iba't ibang bayan sa Surigao del Sur. Nagkakahalaga ng 1.8 million pesos ang scholarship package na iginawa ng Technical Education Skills Development Authority para ito sa 175 former rebels, indigenous peoples, out-of-school youth at mga kababaihan sa Barangay Doña Carmen sa bayan ng Tagbina at Barangay Hinapuyan sa bayan ng Carmen. Sa 29 days, makadawat mo og 160 pesos per day. Mientras ang training, mapunaan siya og 500 pesos na internet allowance. Then mapunaan usab kani siya na 500 pesos na PPA. Then makadawat usab kamo og insurance ang coverage niya 1 year ginahabit kani sa GSIS. Ang programa ay paghahanda sa itatayong Agricultural Hub at Village Enterprise sa Barangay Doña Carmen na isa sa mga proyekto ng Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster. Mamimigay din ng iba't ibang seeds, farm tools, fertilizers at mga poultry animals ang Department of Agriculture upang maiangat ang agrikultura at fishery sa mga naturang lugar. Mapapaspas na kamo pag-reach out sa mga buuma, no? Aron kita tanan sabay-sabay ang asenso ang atong pangandoy para sa mga pag-uumag mamimisda, prosperous farmers and fisher folks. Bukod sa mga naturang programa, maglalaan din ang provincial government ng Surigao del Sur ng kalahating milyong piso para sa pangkabuhayan ng mga mamamayan sa lugar. Kasama si Nida Barcena, Doreen Marielle Rosales ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bayan.